kakaibang planeta ka raw kung hanggang ngayon hindi mo pa rin nadidiskubre ang TikTok. Mga bata, pati na mga matatanda, panay ang aura, maliban kay Leslie, dahil sa kanyang mga lumulobong braso at kamay. Wow! Kung marami ngayon, palakasan na ang apog sa pagti-TikTok. Mula sa San Fabian sa Pangasinan, ang dalagang si Leslie na alangan. Nahihiya kasi siyang humarap sa camera. Nahihirapan ding magpindot-pindot ng cellphone. Ang braso't mga kamay niya kasi lumobo. Lalaki, hintuturo at hinlalato sa kaliwa niyang kamay, hindi hamak na mas malaki. Ang hinlalato at palasingsingan sa kanan naman niyang kamay, magkakadikit. Ang magkabila niyang mga kamay, tumitimbang ng 7 kilo. Naiinggit naman po ako sa mga marami pong like. Naiya din po naman po ako. Anong magpo-post po ako? Pagsasabihan po ko ng mga malaking kamay. Paano niya kaya ngayon lakas loob na maibabahagi sa buong mundo ang napasakamay niyang talento? Dahil din sa kanyang kondisyon, si Leslie hirap kumain. Kapag minsan po, di ko na po makutsara po yung mga kanin, nabibitawan ko po agad yung kutsara. Di ko po maisot yung damit ko po. Minsan, nahihirapan po. Nabibigatin din po ako. Pag naglalakad, mabigat po kasi itong kanan. Kaya po, yung likod ko, parang tabi niyo po, nakakuba po. Sa kabila nito, kailanman hindi naging pabigat si Leslie sa kanyang mga magulang. Siya ang madalas matokang magwalis. Maghugas ng pinggan. At maglaba ng kanilang damit. Po yung mga pamilya ko po para di na po sila mahirapan, lalo na po si Papa kasi po may bukol po siya sa leeg. Yun nga lang, ang braso't kamay ni Leslie malimit kumirot lalo na kung malamig ang panahon. Kaya ang kanyang tatay manulito, tinatalian pa ito ng damit. Masakit yung hindi narubal yung anak ko kasi kaya awang-awang ko sa kanya. Malambing siya. Wala po akong masabi sa anak kong yan. Abay talaga. Hindi ko naman po sinisisi ang Diyos po. Talagang ganun talaga siguro ang ibinigay sa akin. Ang itinuturong sa larin ni Nanay Gina kung bakit ganito si Leslie, ang kanyang napaglihian daw. Nakakuha itong asawa ko ng alimango. Tapos ipinakain sa akin. Kasi mataba yung alimango, ma'am, kaya niluto ko. Hindi ko na alam na naglilihi siya. Sinasabihan po nila ako na ba't parang gloves yung kamay mo. Kaya mo na lang anak ako. Kahit inaaway yan, di na siya umiimik. Umiiyak lang siya. Binubuli po ako, naglipo ako sa alimango. Nasasaktan po ko kasi po sinasabihan po nila ako ng ganun. Yung mga kamag-anak din po namin, nasabihang robot. Sabi ko nga sa sarili ko, ako na lang sana yung malaking kamay. Tawang-awa ko, ako talaga, ma'am, sa anak ko. Sana wag na silang mambuli kasi po pare-parehas lang naman tayong mga tao. Sa kabila nito, itinuturing naman ni Leslie ang sarili na mapalad pagdating sa kanyang mga kaibigan. Nagsasabihan po namin yung mga nangbubuli po sa kanya. Di naman po tayo lahat perfectong tao. Ang mga ito raw ang nanghihikayat sa kanya na linangin ang kanyang talento sa pagsasayaw. Nagpa-practice po kami tapos pag sa ulo na po namin, doon na po namin sasayawin. Dahil believe sila sa talento ng kanilang kaibigan, iminungkahi nilang it-TikTok ang dance cover ni Leslie. Pero umayaw siya. Natatakot daw kasi sa pangungutya na pwede niyang matanggap dahil sa kanyang mga kamay.
Sa puntong yon, kinausap siya ng kanyang mga kaibigan. Sinabihan po ako ng kaibigan ko na huwag mo ikahiya kung anong meron sa'yo. Kaya ang lahat ng pangamba ni Leslie, nilunod niya sa pagsasayaw. Yung kanan po yun po ang pinahawak ko po sa cellphone, tapos po sa kaliwa, yun po yung pinagpipindot ko. At lakas loob ding in-upload ang kanyang dance videos sa TikTok. At hindi inasahan ng dalaga, nahahangaan at buong kamay siyang tatanggapin ng kanyang TikTok followers. Kaya nainganyo siyang gumawa ng mas marami pang dance cover. Wala ba kayong mga kamay? Sinasabi po nila, ang ganda ko daw po, galingan mo lang sa pagsasayaw. Hindi na siya nahiya ngayon. Gayunman, may nais pa rin siyang matupad na hiling. Dinadasal ko po lagi yung kamay ko po. Huwag na po sanang lumaki at huwag na bumigat. Gusto ko nga po, ma'am, kung pwedeng ipagamot yung anak ko, ipatanggal yung taba sa katawan niya. Masaya na po kami po, ma'am. Nito lang Webes, ipinakonsulta namin si Leslie sa isang espesyalista. Posible raw na si Leslie merong macrodactyly, kondisyon kung saan ang kamay at daliri ng tao lumalaki dahil sa overgrowth ng tissue at buto. It could be unknown, it could be genetic, or it could be environmental. It happened during the first trimester of pregnancy. Walang connection yung paglilihis. Ang ganitong kondisyon, masosolusyonan lang daw sa operasyon. Kung hindi functional yung bata, magiging beneficial para sa kanya pag inoperahan siya. Mas maganda yon. Pag maganda yung vascular supply niya, saka tayo go-go, kung i-refer natin siya sa plastic surgery for the bulking of the upper extremity. Ano kaya ang magiging pasya ni Leslie? Hindi po ako papayag na putulin tong kamay ko. Kasi po wala na po akong magagamit po sa mga ginagawa ko po ngayon. Strengthening exercises, re-refer natin sa PT para ma-maximize yung function ng upper extremity ni Leslie. Kasi yung vascular na sinasabi natin, correct din natin. Baka may mga medications na ibibigay para sa kanya. Mahal na mahal ka namin, anak. Nandito kami susuporta sa'yo ng papa mo. Sana wag po silang matakot na ipakita nila kung ano pong meron sila. Magpakatatag lang po sila. Hindi natin laging hawak ang ating kapalaran. Pero kung paano natin ito haharapin, nakasalalay pa rin sa ating mga kamay. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.